Isang pagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid po kay Kristo. At sa pagkakataong ito po ay atin naman pong pagnilayan ang ating ebanghelyo para po sa araw na ito. Itong ebanghelyo po mga kapatid ay kinuha ayon kay San Mateo chapter 28:16-20. The 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go before and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age." The Gospel of our Lord Jesus Christ. Ito po mga kapatid, no? Napakaganda yung ating ebanghelyo sa pagkakataong ito. Ito ay tumutukoy po mga kapatid nung time po na ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na ngang buli. At during this time, no, sa pagkabanggit po dito sa talata na ating pong nagninilayan sa pagkakataong ito, ay noong makita ng mga alagad ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabuhay muli, ay sinamba ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo siya. Ngunit pagsamba nila ay meron silang pagdududa. Subalit, no, ipinakita pa rin sa kanila ng Panginoong Jesucristo at ipinahayag na sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "All power in heaven and on earth has been given to me." Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob na sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. At kasabay po niyan, binigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang command na humayo kayo, no, sa buong mundo, gawin niyo yung alagad ko ang lahat ng tao, all nations. Sabi diyan, baptizing them or binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang man po ng ating Panginoong Jesucristo na bibinyagan sa tatak mismo na kung saan ay magiging identity ito ng mga totoo na kay Kristo, in which ito po ay nabinyagan sa pangalan ng Trinity o Trinitarian formula na atin pong na-receive, baptized before. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito ay napakaro po mga kapatid na ibinigay po sa atin ito, ipinagkaloob sa atin ito ng ating Panginoon Jesucristo, yung pagtanggap natin ng sakramento na ibinigay sa atin at yung formula na ibinigay sa atin, ang formula mismo na sinabi niya sa Matthew chapter 28 verse 19, "In the Father and of the Son and of the Holy Spirit." And you know what is the very wonderful word that comes out from our Jesus Christ? Ito yung sabi niya. And verse 20, "Teaching them to observe all that I have commanded you." Turuan niyo sila ng lahat ng aking ipinag-utos sa inyo. "Behold, I am with you always until the end of the age." Tandaan ninyo, ako'y pasa sa inyo. No? Pasa sa inyo. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesus. Bagkus nandito pa rin po siya. Sa iglesia, natatag niya. Hindi niya inabandon, hindi niya pinabayaan. Even though it was ginulo, ginambala, giniba, sinubukang wasakin, pero nakatayo pa rin. Dahil ang founder ay matibay, no? Ang founder ay matatag. Dahil ang founder ay nag-iisang our Lord Jesus Christ, no? Yun na po ang napakaganda dito, dahil anuman, gaano man karami ang nagtangkang gibain ang simbahang tinatag ng Panginoon Jesucristo, ang Iglesia Katolika ay patuloy pa rin itong nakatayo at nakatatag pa rin dahil matatag ang founder nito. Naging matatag ang simbahan hindi dahil sa mga leader nito sa panahong ito. Naging matatag ang simbahan dahil mismo sa Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang nagtatag nito at ipinagkaloob niya sa atin ang mga leader natin ngayon, in which ito yung tinatawag natin na kahalili ni Kristo. Una si San Pedro, naging unang papa ng ating simbahan, o the first pope, down to our pope right now, which is Pope Francis. Sa hinahaba-haba po mga kapatid ng proseso, o hinahaba-haba na po ng pagpapasa-pasa ng posisyon, hanggang sa napunta kay Pope Francis,
simula pa po noon ay meron na talagang hindi po naniniwala o disagreement ang mga maraming tao po sa Papa C o sa seat of St. Peter. Kaya nga, ito yung napakaklaro po mga kapatid na ipinapakita sa atin, that our church is the church na sumunod po sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Yung sabihin niya po na humayo kayo sa buong mundo, and to say that is a Catholic. Kasi pag sinabi po natin Catholic, in a Greek, it is Catholicos. Ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, universal, buong mundo. So, na-fulfill po yan mga kapatid, no? Na ang nang lumaganap na po ang Kristyanismo. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa Roma 1:8, yung pananampalataya ng mga taga-Roma ay laganap na sa buong mundo. Hindi po masama na tawaging Roman Catholic dahil yung early Christians po na nasa Roma ay naging laganap po ang kanilang pananampalataya sa buong mundo. Hindi po masama yun. Hindi, totoo naman talaga. From the Upper Room, Jerusalem, yung pag-descend po ng Holy Spirit sa mga disciples, sa 12 apostles, including po sa disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Nung nag-scattered sila, napunta sa iba't ibang lugar, hanggang sa, ito nga po, no, St. Peter and St. Paul ay napunta doon sa Roma. At the Epistle of St. Paul in Rome, chapter 1, verse 7 to 8, na laganap talaga sa pananampalataya, mga kapatid, ng mga taga-Roma. So kumaga, kung titingnan natin, their faith, Roman Christians, no, ay Catholic, ibig sabihin universal, laganap na po sa buong mundo. Kaya nga, napakaganda at nakila po ng ating Ebanghelyo ngayon dahil ipinakita po sa atin ng Panginoon Jesucristo yung totoong identity po natin dapat, no, na kailangan, no, identity natin that we are universal, we are Catholic, and we are baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, nabinyagan po tayo sa pangalan mismo ng Diyos, ng nag-iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yan po ang ipinagtatak sa atin, yan po ang ipinagbinyag sa atin, at yan din po dapat ang isabuhay natin. So, sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, kadakilaan, magpakailanman. Amen.